Ikaw muna. Hello po, good afternoon po. Good afternoon to everyone here and everyone who's tuning in live sa Facebook. Ayan, so yung ibang vloggers lang natin medyo nata-traffic lang, no? Pero uumpisahan po ni Bix ang ang conversation today. Sure. Paano po yung nag-umpisa yung konsepto ng Unbreakable? Paano nag-umpisa yung konsepto? Actually, matagal na kasi dinidevelop yung kwento ng Unbreakable since 2 years ago. It really just started from this whole idea of parang what if you cast two women, two very good actresses together, and what would come out? What kind of story would come out if you cast two dramatic actresses together? So, ang nangyari, naisip namin, what if kwento siya ng dalawang magkaibigan? Yun nga, as I said before in the press con, we rarely do stories about friendship, no? It's usually ang mga friends sa mga pelikula natin, sila, support character. Diba? Sila yung nagbibigay ng advice, sila yung sounding board. Sabi namin, what if yung love story naman ng magkaibigan ang i-feature natin? And when we pitched it to Angelica and to Bea, even to management, that it's a story of the breakup of a friendship. Kasi laging breakup movies nakikita natin, pero romantic. Sabi ko, ang sakit rin naman kasi na i-break ka ng kaibigan mo. So magandang ikwento rin naman yon. Lalo na nga, like I said in the press con, mas marami na ngayon ng single, at ang importanteng relationship outside of the family is yung friendship, no? So, ang ganda, nung dinevelop kasi namin yung kwento, parang nakita namin na actually ang daling maging kaibigan ng isang taong masaya. Pero paano ka makikipagkaibigan sa taong may pinagdadaanan, sa taong nalulungkot? Minsan kasi, di ba, nagbabago yung tao, no? So, kung yung taong yun nagbago, hindi na siya the way you knew him or her when the friendship first started out, would you still want to be friends with this person? Can you still be friends with this person? And yung, I think a friendship becomes unbreakable when it's bendable. When I say bendable, when it's willing to be transformed, when it's capable of changing along with the people who change, no, along with the friends who change. So, ang gandang ikwento nun kasi hindi natin siya nakikita. Sabi nga nung mga ibang nakapanood sa Star Cinema, the last time tayo nakakita ng gantong pelikula was yung Minsan Lang Kitang Iibigin. Richard siya. Hindi. Yung kay Maricel tsaka kay Shasha, yung Wag Mo Ako Materi-Teri na pelikula. So, ang tagal na rin yung pelikula na yon. So, sinasabi namin, ay, gawa naman tayo ng gantong pelikula. And we're so blessed that Bea and Angelica earlier this year said, yeah, sige, we'll do the movie. And pag napanood niyo yung pelikula, sobra kayo ma-amaze kung paano sila umakti. At saka makikita niyo talagang totoo silang magkaibigan, ramdam niyo yun. So sa umpisa pa lang po, sila na talaga yung nasa isip niyo na sila yung bibida sa mga characters? Actually, in an earlier version of the script, no, we had a different cast in mind. But when they came on board, it really developed into what it is right now, which is more friendship-focused. So mas doon pumunta talaga yung kwento and our two lead actresses really said na we're doing this because it's a friendship movie, it's not an adultery movie. Kaya lagi namin tinatanong kami ng press con, ano ba siya, kabitan movie? And we keep saying, no, it's not a kabitan movie if that's what you think it is. No, it's not like that. It's a movie about friendships, it's a movie about relationships, no? So yun siya, nag-develop really into more of a friendship-focused movie, especially when the two girls came along. So, kayo po ba as a writer, do you go to the set para kausapin yung mga artista about the characters? Of course we do, with direct, we do that naman eh. So, from the start of the movie, tapos pag kailangan ng assistance or pag nandun ako sa set, may tanong sila sa amin, we try to answer their questions. Kaya lang, patatalinong mga artista yung artista namin eh. And I think, from the get-go, they understood what their characters were. Even sa nuances nila, kitang-kita mo, ay, si ano yan, si Mariel yan, ay, si Dina yan. Kitang-kita mo, dalang-dala nila yon. So, they would ask questions, but I think that's one of the
best things about working with experienced actors and intelligent actors is that instead of asking you questions, sometimes they even have contributions to the script. And I could also say that of Richard, ha? One of the things that I really liked about Richard this time around, because I worked with him years ago, he's a more mature actor now, he's a more mature person, and may contribution talaga siya sa kwento. Siya yung nagbigay ng isang napaka-importanting character insight dun sa character ni Justin, yung character niya. Siya yung nagsabi, what if we make my character an alcoholic? So I was like, oh, that's great. Sige, we'll put it. And we incorporated that. So yun yung ganda ng working with very experienced actors. And one of the things na that surprised me this time around was si Richard naman. Yun. Wow. Do direct May naman. Nung sinabi sa inyo na sila yung gaganap, or nung in-offer ko ba sa inyo may cast na or wala pa po? So nung sinabi sa inyo na sila yung gaganap, ito ba yung naging deciding factor ninyo na this is going to be my comeback movie? Actually, sa totoo, marami dapat akong comeback movie. Kumbaga parang, and I don't really wanna say yung comeback. Parang, okay, I'll come back kasi bumalik ako. Pero marami talagang, I wouldn't say na this is the deciding factor. Because originally, there were other films pitched sa akin na nakaschedule, but for some reason, hindi natutuloy or nade-delay or namu-move back, whatever. But I feel that this was meant to be my comeback. I think there's a difference. And when I was told of the actors, kung sino yung cast ng movie, kinabahan ako na ito yung comeback ko. Kasi parang, syempre, parang it's been a while. It's been 2 years. And sa totoo lang, 2 years na mawala ka sa eksena, parang you feel na mga ngapa ka ba or what, diba? Nakakaba bumalik. And you have two very good actresses, ang gagaling nilang artista, tapos I've never worked with Richard. Syempre, it's a totally new combination for me. And I have not done a movie like this. All my films have all been love stories and rom-coms. So parang, alam mo yun, may kaba. But because they entrusted it to me, parang, I will trust that they trust me. And then I will just trust the process. And parang, maybe it this is really meant for me. And this is meant for me to do as a comeback. Yun. This is your first time po ba to work with Angelica and Richard? With Angelica, no. My first time to work with her was script continuity ako. Tapos 11 years old lang siya. So yun yung unang beses talaga na nakatrabaho ko siya sa Princess at Pulubi. And then si Richard, I've never worked with Chard. Sumasalo ko dati sa La Luna, but it was never with him. So talagang first time si Chard. So how was working with them po sa tatlong stars? Syempre, ang gaan ng buhay ko na ang gagaling ng mga artista ko. And they're all collaborators. They really know, they create the characters together with us. Hindi lang siya parang hindi lang sila basta dinidiktahan na artista. They create it. They also become the actors. They all have, like what Vanessa said, they all have contributions to the characters, to the story. Ang sarap ng makatrabaho ng mga artista na alam yung ginagawa nila at passionate about it. Hindi lang sila passionate, mahuhusay pa sila. So, it was such a blessing that I was given this opportunity to work with them. You said it po kanina na ito yung una nyong friendship movie. Paano po yung ginawa nyong paghanda or atake para maiba doon sa mga, since puro rom-com na gawa nyo before? Kasi yung friendship story, yung kwento nito, parang I treated it like a romance din. Parang a love story. The falling in love of the friends, not romantically. Ano yung naging obstacles in their relationship as friends. And how do you, will they not reconcile? So, basically, yung formula naman ng love story is applicable also to the love story of friends. Next, kasi lahat naman tayo may kaibigan. At ako, ang dami kong kaibigan. And I have really, really good friends. And I have so many experiences on,
you know, friends and which is mga falling out with friends also, mga naging problema. I also draw from my own experiences and the experiences of others. So, yun, combined lahat nun. And also, may contribution din kasi yung ano, yung mga, yung dalawa sa kung paano to gagawin, yung friendship. Ano. But for me, yun yung ano, that was my preparation for it. I realized na, ah, nga, no, yun din pala yung gagawin mo. Kung paano mo ikikwento yun. It's like a love story too. Yun. Thank you po. Actually, ano to eh, reunion for Direk and Angelica and Bea from Maging Sino Ka Man. Oo. So, kumusta na sila, Direk, ngayon from noon? Grabe yung maturity nila. As in yung, tsaka yung kung paano sila nagbago mula noon. Syempre mga nene pa sila noon, tapos iba yung mga, iba rin yung mga outlook nila on on life, on relationships, on love. Nag-iba sila, tas sa ano sa trabaho nagbago din. Parang hindi na sila, alam mo na nag-evolve na sila as persons. Hindi na sila yung dating mga bagets na artista noon na ang mga concerns ay yun. So iba, ibang nagbago sila, nagbago. Tsaka syempre iba rin yung in terms of the craft. Iba rin sila umatake ngayon. Tsaka alam mong parang isang ano, gets na nila because of their experience, because of their parang lahat na nang nagawa nila. Talagang may kita mo na pagdating sa pag-atake sa character, pag-atake sa kwento, ang laki na ng pagbabago nila. And it's no wonder that they are on top of their game now because of all the experiences they've had. Okay, thank you. Curious lang ako kasi yung story parang nataon lang na tempo na about paano ka makakaibiganin ng isang taong nasaktan. Parang ganun yung sinasabi kanina ni Miss Vanessa. How was it working po with Bea nung time na to? Kasi feeling, nung time na tama po ba na nangyari po yung controversy? She's a pro. She does not bring the whatever. It's a rule naman on set eh. Kung meron kang pinagdadaanan, syempre, work is work. When you go to the set, the minute you step dun sa, ano, sa set, you leave everything behind. And yun nakita namin talaga kay Bea. Kasi, and she's always been like that. She's always been a pro. She's not going to ditch work or abandon work just because she's going through something. She will be a pro, she will show up, and she will do her job well. And it's not like it's going to be a burden on her and on us. So I have to give it to her that she knows how to be professional, and she values the not only yung work niya pero yung work ng ibang tao. So Direk, masasabi niyo ba na witness niyo po yung pagiging mas close nung ni Bea and Angelica while shooting the film? Oh yeah, kasi mas mahirap na silang tawagin. And then, isin, parang hirap na yung chikahan nila, talagang non-stop, talagang tak-tak-tak-tak-tak-tak, talagang ano. And they're in one room, one tent lang, pinagsama talaga. Para at least, you know, throughout the process, magkasama sila and mas ma-intensify pa yung bond. Not that they don't have a bond. I mean, even before, nung ano pa lang, nung story con pa lang, na first time ko sila nakasama together, ramdam na mo na yung energy and the chemistry. Eh, lalo pa nung sa shoot, because they were put in one tent or one room, talaga namang non-stop, as in, ang ingay sa tent nila, talagang, ta-ta-ta-ta-ta-ta. You know how friends are, you know how girlfriends are, ganyan, talagang ta-ta-ta-ta-ta-ta, ganyan. And ang saya nila together, parang, and even if, yung hindi masaya, kasi syempre, hindi man 100% palagi kang masaya, diba? People go through things. And when one is going through something, nagbibigay yung isa, parang, oh, give her space. Tapos pag-iisa naman, may nararamdaman din, give her space. Parang naramdaman mo talaga nagka-chemistry at na-bond pa sila lalo. So talaga naniniwala ka ba na parang tinadhana itong pelikula sakto sa kanila? Yeah, everything happens for a reason and always in God's perfect time. So I feel that kung itong project na to, talagang natadhana na sa ganitong panahon mangyari, maganap at sila yung gumanap sa mga ano, sa mga characters na to. Thank you, Derek. Thank you too. Sorry. Miss Van, question lang din po. When you come up with stories like this, ano to, laging
based on a personal experience or friend. Alam mo naman ang filmography ko, di ba? Parang mahirap kung galing yung lahat sa totoong buhay, di ba? Yeah. hindi naman siya galing sa totoong buhay. But yun nga, I've had experiences with friends, di ba? I know what it's like to have a friend na magulat ka isang araw, ha, ano na nangyari sa amin? Hindi na kami magkaibigan, ba't hindi na kami okay, di ba? So parang ang ganda, hindi siya necessarily galing sa totoong buhay ko. Hindi to galing sa totoong buhay ko. Pero may mga elemento na, ay, may pinagdaanan kaming ganyan ng kaibigan ko. Ay, may ganyan kaming pinagdaanan ng isa kong kaibigan. Parang ganun siya. And actually, yung sinasabi ni Direk May, actually, meron nga si Direk May mga kwento, oh my gosh, Van, may ganyan akong friend. Ganito siya. Kaya lagi concern si Direk May, Van, di ba sumusobra yung character? Kasi, alala ko, may ganito akong friend. Ibisa-isa ko dun eh. So, parang ganun. May balance eh, di ba? Parang ganun yung ginagawa. So, hindi siya nanggaling talaga from a personal experience. However, parang I have heard of friends going through something similar to the specific plot elements in the story. When you watch it, na baka sabihin nyo, ay, parang imposible naman mangyari yan sa totoong buhay. Pero, nangyari. So, pero hindi siya galing sa personal experience ko. Natakot naman ako kung lahat ng film ko galing sa personal experience ko. Hindi naman. Hi, Miss Van. Hello po. Follow-up lang din sa ano. Ano yung nag-push? Bakit nyo ginawa yung ganitong story? Na something na different siya, na hindi usual na nakikita sa mga film natin na pinapalabas ngayon. Siguro, ako rin naman, parang feeling ko it's such a challenge to tell a story na hindi siya yung the usual mo. Siguro ako rin personally, naghahanap na ako ng, for myself, naghahanap ako ng ibang kwento other than the usual stories that are usually assigned to me. So, sa akin rin, ang ganda lang talaga na magkwento ng friendship story. Parang, hindi kasi siya madalas tinatakil. And parang siguro, there's a part of me that wants to prove, hindi, pwede kang magkwento ng ganitong pelikula. And kanina yung sinasabi na parang pinadhana, ang swerte pa, na nung araw na nag-text ako both kay Bea and kay Angelica, if sabi ko, do you want to do this movie? Kasi parang ang tagal ko na iniisip na sa kanila talaga to babagay. Nagulat ako, sumagot talaga sila, halos one after the other. Sabi niya, ang weird na nag-text ka kasi nagte-textan kaming dalawa that we should have dinner. Na we should talk and ganyan. So sabi nila, parang, sige, let's see. And then after a while, they said, yeah, we're okay to do it. So parang sabi ko, talagang ang tinaiming na sa kanila to. Na talagang tinaiming rin na ang focus ay friendship. Kasi I think nandun sila sa parte ng buhay nila that it's the friendships that got them through the difficult times. I think we saw that especially with Bea recently. But I think also for Angelica, that she values a lot of the friendships that she has formed through the years because it's those friendships that really helped see her through. And pag may pinagdadaanan si Angelica, I think she really relies on her friends to lift her up. And actually, yun ang nakita namin ni Direk sa kanilang dalawa. Pag may pinagdadaanan, yari magkasakit, si Bea, minsan ang unang concerned. Naku, Direk, kailangan natin tawagan si Angge kasi mukhang may sakit siya talaga and she needs to be comforted. Or minsan naman, pag si Bea may pinagdadaanan, si Angge ang nakakaalam. Eh, kasi Direk, si Bea ito yung pinagdadaanan. So, totoo siya eh. Nasa totoong buhay siya. Bakit hindi natin siya pwedeng ikwento sa pelikula? Ibig sabihin, maraming pinagdadaanan to. So, ang ganda na i-share mo siya sa ibang tao. I-share mo siya sa bigger audience. Na hindi lang... Kasi maganda naman na may love stories tayo. Sobrang ganda ng feeling na kinikilig ka. Pero sobrang rin ganda ng feeling na pagkapanood mo ng isang pelikula, ay, oo nga, no? Nakaka-empower at nakaka-enrich at nakaka-strengthen pala yung friendships between women or basta friendships in general more than just yung mga romantic stories. Yun siya. That's the only way I see it. Follow up lang din. Sige, bakit pa, ladies? Anong ladies? But yung friendship ng babae. Well, mahirap. To be honest, mahirap lang magkwento ng friendships between men kasi hindi ko siya experience. Pero kasi, while preparing for this movie, I've read a lot of books on the friendships between women and how friendships between women are different from the friendships between men. I think of friendships between men, they're more physical and they bond over different things. Ang babae, ang bonding, laging chika. So, ang dami dito sa pelikula, makita yung chichikahan yung
dalawa. And sinasabi nila, a lot of female friendships, hindi mo alam kung bakit nag-end, nag-end na lang. Bigla na lang kayong hindi nag-usap. So, ang daming ganun. And they say that actually, a lot of women who have friendships that ended are actually ashamed to admit that the friendship ended. Why? Because you expect romantic relationships to fail, but you do not expect friendships to fail. So a lot of women do not admit that I have a failed friendship. Kasi daw meron din daw ibang women, pag inamin ko na nag-fail yung friendship ko, would you wanna be a friend to me because I was a bad friend? Eh, all the more, ang kailangan niya is a new friend. So, ang interesting lang nung mga binabasa ko, sabi ko, oo nga, no, posible nga yun. And I think also as a girl, parang, minsan rin, I have a hard time, parang, will I tell my new friends that, you know, parang, I wasn't very good, or parang that friendship did not prosper as much, or parang, I want to rekindle this friendship because something went wrong, but I don't even know what went wrong in the friendship. Ang romantic relationship kasi parang ang daling intindihin kung bakit nagtatapos eh. Pero ang female friendships, lalo na female friendships, hindi madaling intindihin bakit nag-iba, bakit nagtapos. So parang ang ganda siyang, ang complex niyang klaseng relationship na magandang ikwento sa pelikula, diba? But I just wanna add that although our characters are females, men can also relate to the friendship story that we're telling. Kasi meron nga akong mga kinikwento kay Vanna, oh my gosh, this is very much like my guy best friend. Na parang meron kami naging falling out na ganyan. Na parang meron ding, you know, hindi porket it's about women, the men can't relate anymore and they won't be able to understand the story or hindi nila ma-appreciate. I feel that they will appreciate it kasi nga, like yun, personally, I went through something like, merong element doon na a guy best friend and I had and gone through. So, it's not just for women. Men would also appreciate the story. Men would also be able to relate to the story. Tapos, kay Derek, paano yung ginawa mo para hindi siya maging parang lesbian relationship na dating nung story? Kasi di ba pag women, ano, usually yung dating oo na nga, nanay bakit, sa gigi. Bakit ganun yung agad iniisip? Yeah, usually bakit ganun kasi. Bakit yung muna iniisip na ganun? So, paano yung ginawa mo, Derek? About certain lines, dialogue. It's easy naman to differentiate eh, yung kung if it's bordering on romantic or not. I've done romantic films, so alam ko pag yung nuance na yun ay, or parang if dadagdag man ng nuance na ganito ay, bordering ano na yan, parang lesbian relationship na yung dating, parang ay, masyadong umu-over pag ganon. So, it's really the timpla, and because we're all ano naman, yung sa, which is, we're all aware that this is a friendship story, parang aware naman kami kung ano yung mga nuances needed for it. But, syempre, it's very misleading na ganun yung kwento. Especially now that films tackle daring stories. So, it was easy to assume that we were going that way. Yun. Thank you, Derek. Thank you. Yeah. Next question will come from... sige, ko muna. Good afternoon po. I applaud yung boldness ng pag-feature ng female characters na hindi magre-resort into a story about rivalry, which is very refreshing sa mainstream landscape of cinema. So my question is, sa more about sa writing process, may na-discover po ba kayo na nuances or differences na nag-a-apply lang writing about friendship versus writing about romantic relationships? May mga, may special, may unique brand ba ng intimacy na kaya mong isulat sa friendship but not necessarily sa romantic relationship? Thank you. Parang yan. In the same way na I think, siguro mas madaling hindi naman mas madali. May certain convention siguro na mas masusundan mo pag nagsusulat ka ng romance, 'di ba? Sa friendship, agree ako dun sa sinasabi ni Direk na you have to sort of also treat it like a love story. Kasi when you meet someone and you become friends, there's an attraction to that person. It's not romantic, it's not sexual, but there's an attraction to that person that you want to be with that person, you want to be a friend. And you want to be friends with that person, no? So parang
ang question is, paano mo isusustain yun? Kasi ganun rin naman sa love story, eh, di ba? Pag na-attract yung dalawang characters, paano kaya nila isusustain yung attraction na yun? Paano nila i-develop yun? Paano nila i-grow yung love story na yun? Yung relationship na yun? Ganun din, I think, sa pagsusulat. Iba lang siguro yung pinag-uusapan nyo. Iba lang kayo with the way you behave with one another. Parang ganun. Tapos parang, para rin kasi siyang, in a way kasi yung difference between a friendship and a romantic relationship. Siguro pag nung sinusulat ko siya, parang mas nagsusulat ako ng ano, ng kwento between sisters. So, yung sinasabi mo kanina kasi na rivalry, hindi mo maa-avoid eh. May rivalry rin dito, but it's a different kind. Hindi siya rivalry na pagandahan tayo ng damit, or hindi ganun ha. Or may cert, kasi ang hirap yung taong pinakamahal mo, bakit siya yung nararamdaman mong parang hindi sinasadyang siya yung kakompetensya ko, kahit naman hindi naman ganun. Na na-experience mo rin naman pag magkapatid kayo, di ba? So ganun siya, mas trinit ko siya more as a parang relationship between sisters. And actually, that's how the two characters treat each other. Para silang magkapatid, no? So, pamilya na yan. Kasi nga, di ba, friends are the family of your choosing. So, they treat each other as family. So, and dito, literal, naging pamilya sila kasi naging sisters-in-law sila. So, ano yung conflicts na pinagdadaanan nyo within the family? Na ang hirap kasi kaibigan ko siya at ina-expect ko, kakampi ko siya, ina-expect ko, naiintindihan niya ako. Paano kung maabot kami sa punto na hindi na kami nagkakaintindihan? Paano kung maabot na kami sa punto na, yung sinabi ni Bea, nag-iba ka. Hindi na ikaw yung kaibigan na that I first loved. Hindi na ikaw yung kaibigan that I first develop that bond with. So, ganun yung nuances na sinusulat mo into the film. Hindi siya yung katulad na sa love story na siguro iba, di ba? Yung iba yung pinagdadaanan sa love story. Eh. Iba yung mga conflicts na pagdadaanan nyo. Pero they're similar. But they're completely different in the way you depict them on screen. Yun. Follow-up question. This is more personal. Do you personally think that a friendship can end? Yun nga eh. If the friendship is bendable, then it's truly unbreakable. That's what I was saying kanina. When I say bendable, it's willing, it's capable of being transformed. Kasi pag hindi nagbabago, kailangan mo tanggapin, kahit naman sa mag-asawa, kahit sa mag-jowa, nagbabago ang tao, di ba? Ang tanong, kaya mo bang sabayan yung pagbabago na yun? Gusto mo pa rin ba to be in that relationship kahit nagbago siya? If you're married and you made a commitment, ang commitment mo is, every day I will love you, even if every day I'm not sure about the kind of person you will be, but I am committing to you, di ba? From this day forward, I will love you, di ba? I will change with you. Sa friendship kasi walang nire-require na ganong commitment. So, di ba? Actually, mas mahirap siyang i-maintain kasi wala kayong promise na, na sealed by the law and you know, a promise made in front of God and society that, hello, di ba? We're gonna be like this forever and ever. So I think it's harder. And I think that, di ba, there's a certain emotional nakedness that comes with friendship, di ba? Na parang you should be willing to give of yourself in that way. Pero what if umabot nga sa punto na parang hindi ko na siya gusto? Eh, di ba nga sinasabi nila, friends and romantic partners, you have to like because you chose them. Family, you don't have to like because you never chose them. So, minsan pag umaabot sa, hindi ko na siya like, gusto ko ba siyang maging kaibigan? So, ang true test ng friendship is, minsan kahit ayaw mo na siya, pero mahal mo pa rin siya, kaya mo pa rin siyang patawarin, kaya mo pa rin siyang tulungan, kaya mo pa rin siyang mahalin, then the friendship doesn't have to end. It will probably have moments, seasons when you're not okay. But when it comes probably to the important things and you're there for each other, then it doesn't really end. But kung ikaw na sinabi mong ayoko na, toxic ka, this is not the season for you and me, we can end it right here. So siguro may mga ganong friendships. Pero yung mga nagtatagal, yung pinipili nyo pa rin ang isa't isa't pinabalikan nyo, nga, ganito siyang tao. Siguro may pinagdadaanan lang. Siguro hintayin ko na lang siya pagdating niya dun sa dulo ng pinagdadaanan niya. Or, kaya niya ba akong hintayin pag ako natapos dun sa pinagdadaanan ko? Cool off ba? Hindi ko alam kung yun ang matatawag mo dun. Pero yun, it doesn't have to end. It's the choice of the two people who are maintaining that friendship. Thank you. Direk, your thoughts? Can friendships end? Yeah, friendships can end. Kasi, ano naman yun eh, sometimes people are not meant to stay
in each other's lives. And but of course, it may end now. Life goes on naman, di ba? We'll never know if years later, marirekindle yung friendship for some reason. Maybe you are better persons. Maybe you have healed from the pains that that friendship before had caused you. And maybe it may continue or may be rekindled. Pero for at the moment, yes, it may end. And syempre, hindi naman natin nothing is ever final in life naman. So, we can't tell. But yes, friendships can end. Last set of questions will come from Mami Jo. Hello po. Congratulations, hello. Direk. Thank you. Miss Vanessa. Siguro going back to that story about friendship ending, reminds me of one movie I watched years ago with Meg Ryan. There were like four women. I would think it was Hanging Up. It's a story about friendship as well. And it did not talk about or feature any kind of romantic relationship. The drama, it's all about hanging up. Sometimes you don't end friendship, you just keep distant and you don't talk for a while, but it doesn't mean the relationship is end. Going, layo ng tanong ko. Ang tanong ko po, bakit po nung high school, o kung mga bata, mahilig magsabi na mga promises to each other na they will, you know, we will start this friendship, we will never, or we will never break, we will never get angry, we will, yung promises, yung idealism nung friendship. Did you also both make promises to your friends when you were young? How old? Kasi mahilig tayo ng mga bata ganun. Mga estudyante ko po mahilig sa ganyan. Kaya hindi na sila maghihiwalay habang buhay. Eh syempre matanda na kausap nila. What do you want to tell them about friendship? I don't recall promising. Pero parang it was like an unspoken promise. Parang when you say we're best friends forever, I guess that's a sort of a promise. Na you're saying that this will go on forever. Life will happen and people will change and you will have your own lives. And like any relationship, even kahit sa, sa platonic na relationship, it takes effort to maintain friendships. Hindi yan parang romantic relationship, parang sa marriage, di ba? You work on it too. You make an effort. Kasi noon, kulong kayo sa school, your classmates, you see each other every day. Ano talaga kayo, magkikita at magkikita kayo. But when you start moving to different schools for college, when you start working, when you have your own concerns, when you have your own boyfriends, fiancés, husbands, you will change, life will change, people will change. Now, in order to maintain that best friends forever, you go with the changes. You also make an effort to maintain the friendship. Ako, I've experienced that na parang when we were in college, when we were in high school, syempre sobrang close kayo eh. Lagi kayo nakikita, ganyan. One example is my best friend, si Mikey Cohuanco. So we were friends in high school, since grade school, since grade one. We were best friends. And we were always together in school. Nung nag-college, she went to Ateneo, I went to UP. Syempre, hindi na kayo masyado nakikita. And then she started having her own friends, I started having my own friends. And nakakasad na parang it's not the same. But of course, you know, you keep, parang, syempre, nung may mga tampo-tampuan. And then she became an artista. So, alam mo yun, parang lalong lumayo pa. So parang ako, I'm a film student, parang nag-talent pa ako sa isang movie niya. Ayun, parang at the most, I would do that. But parang there's a difference, nag-iba yung mundo niya. I was still a student, yung parang in a normal world. Her world changed. Her world became bigger. Her world became, she had more friends and all that. And then, eventually, nabaliktad siya naman yung nag-lilo dito. Ako naman yung biglang pumasok sa world na to. So, nagbago siya na yung mas nag-lilo yung she has her own world.
And now I understand, naiintindihan ko ngayon, ah, ganito pala yung mundo na yon, which I didn't understand before. And but don't get me wrong, ah, hindi kami nagka-falling out. Nagkatampo-tampuhan lang mga ano, mga very very juvenile tampuhan. But now, parang after all those years, parang I understand better. And then we accept each other's lives and worlds. And even if you don't talk, I mean, alam mo na strong yung friendship nyo na even if hindi kayo nagkikita, hindi kayo nag-uusap, the minute na makita kayo ulit, you take off from where you left off. Parang ano lang yan eh, parang picking up the ano lang, picking up from where you last. Parang ganun lang yan, di ba? Nag-ano lang, nag-pick up lang kayo. So, alam mo na, hindi, it doesn't matter anymore kung ano man yung dumadaan, kung oras yung dumadaan. But you make an effort. Hindi naman yung tipong 10 years na doon lang kayo, oy, kamusta na nga? Hindi man ganun. But that happens. So my advice to ano, to the kids, your friends now will, you will all have your own lives. Life will happen, but make that effort to ensure that you maintain that friendship and to understand each other, to also make way for your friends to have their own lives. Because hindi na kayo ang buhay nyo, hindi ang buhay ninyo ay hindi na yung isa't isa. Magkakaroon sila ng mga kanya-kanyang buhay. But the beauty of the friendship is when you share each other's lives, even when you're much older na. Ang ganda na nung sinabi ni Direk, okay na yun. Follow up po, medyo maliwilaro rin yung tatakbo yung tanong. Kung sakali po ba na pinalitan yung period, bawa their ano, the ages of the friendship is matanda na. Yung mga, there's this also friendship movie I watch na ang tatanda na nila kung kailan 50 sila, mga 4 o 5 sila, tapos they gathered again, tapos yun ganun din, parang storya ng away ng joke, magkakaibigan, and they're like 50-60s ganun, tapos halos ganun, parang ganun sa trailer sa Unbreakable about their friendship. Tapos ano, going to the, pare-pareso sila hindi maka-relate dun sa millennial. Kung sakali po ba pwede ring mag-iba yung age, yung ano, yung set of ano characters, pwedeng matanda. Are you willing to do that type of a film, a friendship about old people? Oo naman, why not? Meron nga akong naisip na concept before na ganun yung age range eh. Pero kasi yun din hindi natatackle. Oh. 'Di ba? Hindi yan masyadong or hindi nagagawa, bihira. I mean, merong ilan sa the indie film scenes, scene, pero sa mainstream hindi siya masyadong nagagawa. Hindi nagagawa actually. So I would be interested to do something like that. I thank you, Direk. Pero ang nakikita nung nasa trailer tsaka yung mga fans na nakikita ko nagko-comment, yung ano, love angle. Although the story, you're all saying it's about friendship of Bea and Angelica. And siguro ano pong gusto natin sabihin dun sa mga nagko-comment na yun ngayon? Ang masasabi ko lang ay panoorin niyo para malaman niyo kung bakit, ano yung love angle, kung ano yung ano, how Richard plays in dun sa ano, sa story. So para not much to say because ano, I might say a lot. So yun lang, but this is primarily a friendship story. The love angle is something that you will find out about when you watch the film. Thank you po. Thank you too. We have a very, very last question here. Hello po. Ang question ko lang po, para po sa inyo, ano ang isang unbreakable woman? Yun. Ma'am. Ano bang unbreakable woman? Ano bang unbreakable woman? Siguro ang unbreakable woman is someone who remains strong in spite of all the challenges that life has to offer. And when I say strong, it doesn't have to be matapang na nakikipag-away. It can be strong in silence, strong in endurance, strong in being kind and being loving in spite of.
that makes you unbreakable when you choose to love rather than to hate, when you choose to be kind rather than to be angry and be vengeful. Kasi ang true strength talaga is the one to overcome challenges, to overcome hate, to overcome anger, and choosing to love in spite of. Actually, sige, bago ko sagutin, what is a breakable woman ba? Well, pinahirapan ko siya, no? Kung kasi conversation to, hindi lang naman one way. What's a breakable woman? I actually want to know, seriously, what makes a woman, what do you think is a breakable woman? Pero parang lahat naman. Pag-weak. Kasi, iba parang, paano ba? Yun nga eh, yung, kasi tinan mo, when you say something breaks, you automatically assume something is weak. But I don't think vulnerability is necessarily something that is something that's negative. Yung vulnerability na yun, yun nga yung kinakailangan mo para magmahal ka, yung sinasabi ni Direk. Kasi kung hindi ka vulnerable, kung hindi ka willing to admit that you have your weaknesses, you have your flaws, you also wouldn't be able to see that in others, that others have their weaknesses and flaws and are just as in need of compassion and kindness. And if you can extend that compassion and kindness to another person, I think that's what makes someone strong. I think that's, ako personally, that's what I would appreciate in another person. If you can give that kindness and compassion to another, even if probably that person cannot extend it to you, I think that makes a person, male or female, admirable. Yung what makes them unbreakable is, yun nga, the strength of spirit and really a kind soul that enables someone to endure so much pain but not to carry that pain with so much anger. Yung vulnerability, kailangan mo yan para ma-let go mo rin lahat ng sakit, lahat ng hinanakit, lahat ng galit, di ba? Meron nga akong nasulat doon sa pelikula na nagtatanong yung isang character. We took out that scene because we thought the movie would be better served by another scene. But there was a scene where the character is asking some other character, "Are you asking me to also forgive?" Parang ang tanong niya, "Why are you asking me to forgive? I feel like I am being, forgiveness is being demanded of me. Why?" And the other character answers, "You know, I'm not asking you to forgive. Maybe you find me for my capacity to keep on forgiving and forgiving as something stupid, but I wasn't doing it for the person I was forgiving. I was doing it for myself. I was doing it so that I don't have to live with this anger my whole life. And it's what I want you to have. Whether or not you forgive, that's up to you, but that you go on with your life without that anger." So, kasi baka yun nga ang nakaka-break sa atin because there's so much anger. But if you have the ability to let that go and the vulnerability to say, you know, "I need love," and to see that other people need that as well, then you become, I think, unbreakable. So, in the end, ang answer pala ay, nahaba pa na sila ko, love. Yung pala yun, in the end. Okay, maraming salamat po, Ms. Van and Direk. Uy, invite na natin ang mga nanonood sa atin. Manood po sana po kayo ng Unbreakable sa November 27 po sa Pilipinas. And after that po, globally, yung ibang dates. Nakapost naman po sa Star Cinema website, no? Tsaka po sa IG account po ng Star Cinema yung ibang dates natin globally. Thank you for tuning in. Thank you for coming, for making time for us again. And we'd like to invite everyone to watch Unbreakable sa November 27 na po. And soon worldwide, i-release na rin siya. It's posted
in our social media networks. Kahit sa amin, nakapost din siya. So, hope you make time to watch this film on friendship, on love, on female bond, and love and relationships. Okay. Maraming salamat po ulit, Miss Van. And Direk. Thank you. And to our media friends. Picture lang daw po together.